Good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, good morning. Galing ako sa night shift. So, pauwi na tayo. So, gawa tayo ng episode, bagong episode, kaibigan. Okay? But before we start, be grateful. Yung mantra natin, kaibigan, be grateful sa anything, small things at sa mga bigger things para blessings will flow sa atin, kaibigan. Okay? Before natin simulan, open your arms wide, kaibigan. Peace, love, wealth, riches, all the abundance in the world, sayo na yan, boom, shakala. Alright eh, okay, so ano yung topic natin ngayon? Okay, sayang kasi sayang yung oras natin, nagdadrive tayo almost 1 hour, tapos hindi tayo makapag-share ng magandang anything na positive na pwede nating mayroong iba na ma-inspire or we can help someone na makapa-inspire tayo. Yun yung maganda kasi at least mayroon tayong we give something and you either you like it or not. Kung mayroon kang maibigay, kaibigan, whether you like it or not, receiving will start with giving. Okay, so kung mayroon kang binigay, whether you like it or not, mayroong may matatanggap ka. It could be anything, kaibigan. It could be peace, health, riches, abundance, ganyan yan, kaibigan. Alright, so anyway, simulan natin. Ano yung topic natin ngayon? Inumin mo natin yung kape. Maganda yung kulay ng kape ko, kaibigan. Alright, topic natin ngayon is richest man in Babylon. Wow! Oh my goodness, kaibigan. Kasi kung nabasa ko tong libro na to 20 years ago, high school ako, college ako, wow! Napakaganda, kaibigan. Ano na kayang nararating natin sa buhay ngayon? Anyway, we are grateful nandito tayo ngayon at saka nakarealize tayo ngayon. Okay, so, napakaliit lang to na libro. Napakaliit na libro kasi ito binabasa ko to kasi ito yung mga binabasa ng mga successful na tao rin. Kasi ipapalo natin yung mga successful na tao daw, magiging successful din tayo. Pag pinapalo natin yung mga tao na hindi successful, magiging hindi successful tayo. So it depends kung ano yung pinapalo natin, kung ano yung saan yung frequency natin. Okay, so itong libro na to, na centuries ago, ito pa yung pinakaunang mga tao sa mundo. Pero yung principle nito, hindi to magbabago kahit anong ilang henerasyon pa, ilang ano, kasi principle, basic principle, there's a law of nature na hindi magbabago talaga. Okay, so ito yung nababasa ko doon na hindi ko makalimutan, kaibigan. Okay, sabi ni mayroon yung tao doon na nagpangalang Arkad yata yon, at saka may isang tinanong si Arkad, parang tax collector ba yon na isa sa mayayaman doon. So si Arkad yata is parang clay, ano siya, yung parang gumagawa ng mga clay na sa unang panahon kasi wala kasing bullpen at saka papel eh. So anything na mayroon silang contract or ipapasulat, ipapadaan nila sa clay. So yung si Arkad, yung trabaho niya, taga gawa siya ng clay at saka taga sulat, kasi wala pang bullpen at papel dati eh. So one day, isang tax collector pumupunta sa bahay ni Arkad, nagsasabi na may pinapagawa siya. Sabi niya, Arkad, if you can finish this in ilang araw ba yun, bibigyan kita ng something extra money. So kinabukasan, bumalik yung tax collector. Sabi ng tax collector, hindi natapos ni Arkad. For some reason, hindi natapos ni Arkad. Sabi ni Arkad is, tapusin ko to, pero mayroong kondisyon. Tapusin ko to bukas, hindi pa sisikat yung araw, pero mayroong kondisyon. Sabi ni Arkad, sabi yung tax collector, ano yung kondisyon? Sabihin mo sa akin, ano yung sekreto mo, bakit yumayaman ka? Bakit marami kang pira? Kasi yung tax collector na yon, maraming pira, isa sa mga mayayaman doon. So sabi niya, kasi matanda naman siya, sabi, sige, kung desidido ka sa gusto mo, tapusin mo yung pinapagawa ko sa iyo at saka bukas sasabihin ko sa iyo kung matapos 'yan. Okay, so end of the story, let's make the story short. Bumalik yung tax collector at saka natapos talaga ni Arkad. Si Arkad hindi niya tinulugan kasi gusto, yung grabe yung desire niya, gusto niyang malalaman bakit tong tao na to maraming pira at saka majority sa
sa Egypt ba yun sila, sa saan ba yung richest man in Babylon, sa Babylon mahihirap. So tinapos niya, hindi niya tinulugan, kaibigan, pag before sumila o mano yung araw, natapos ni Arkad. Andun na, bumalik yung tao na yon. Sabi, tapos na Arkad, tapos. Ngayon, sabi niya, ngayon natapos ko, sabihin mo sa akin ano yung sekreto mo. Okay, sabihin ko sa iyo yung ano yung sekreto ko. Ito yung sabi niya, kaibigan. A part of all you earn is yours to keep. Okay, balikan natin kasi once na rin nabasa ko tong word or sentence na to, kaibigan, nag-sink into sa brain ko, kaibigan, nagpasalamat ako nakabasa ako sa libro na to kasi starting nun, in-apply ko yung principle na yun kasi dati, wala, pag may pira ako, wala, ano lang din, lalo na yung binata ako, sus. Maganda sana kasi may trabaho na ako noon eh. Maganda yung kita ko nung binata ako, pero nung andun sa Singapore ako noon, pero wala. Palagi lang ako hindi ko naman winawaldas yung pera, pero for some reason hindi ko alam kung saan napunta yung pera. Walang masyadong hindi na punta ng investment kasi nga wala akong foundation, kung wala ako sa frequency na yun, kung mayroon pa lang mga possibilities na pwede natin itanim yung pira natin para mamunga at i-harvest natin. Okay, anyway, I'm very happy where I am right now. Okay, I'm very grateful. Okay, so ganito yun, kaibigan. So a part of all you earn is yours to keep. Okay, yun yung sabi ng tao na mayaman doon, sabi ni Arkan. Ah, bakit? Sabi niya, napakaliit lang kasi yung sahod ko. Hindi enough yung sahod ko na magtabi. So ang ibig sabihin doon is sa unang panahon, ang sabi niya is kahit lang daw yung tao lang sabi, kahit 10% lang sa kinikita mo ang ikip mo. 10% lang yung hinihingi niya. 10%. So yun yung nga, dapat daw a part of all you earn is yours to keep, kasi daw yung, kasi dati ano pa yun dati, mga gold at silver pa yun dati. So kasi daw yung gold or silver, pag andyan na yan sa pitaka mo o sa wallet mo, pag malisa pa yan, wala yan, ano pa yan, parang wala pa yan. Pag 10 na yan, 100 na yan, 1,000 na yan, mabigat na yan, mapapansin mo na yan, at saka yun daw yung magbibigay sa iyo ng motivation, at saka parang magnet yun, kaibigan. Napansin mo, pag ikaw ay maraming pera, for some reason makahanap ka ng maraming pira. Pag ikaw ay walang pira, ang hirap talaga hanapin ang pira. So yun daw yung principle na ngayon, yun daw yung na yung force na yun, na puno ng gold at saka silver, pag mag-tik-tik-tik-tik at saka ang bigat na yun, ang bilis daw yun mag-magnet ng more. Wow! Yun yung sekreto niya, sinabihan niya si Arkad na dapat a part of all you earn is yours to keep. Magtabi ka kahit konti. Pero sabi ni Arkan, paano ako makatabi? Yung sahod ko, napakaliit, kulang-kulang pa sa pagkain. Ganito yung pagsagot niya. Ganito daw kasi yun. Kasi kung hindi ka nag-iipon kahit maliit yung sahod mo, o maliit lang, kahit nag-monthly ka lang, let's say sa atin, nag-monthly ka lang ng 5,000 or 10,000 pesos, which is very kulang talaga yan kasi sa dami ng gastusin sa mamahalin. Pero pag hindi ka nakaipon kahit piso, 5 dyan, kahit lumaki pa daw yung sahod mo, kahit lumaki pa daw yung income mo, most likely hindi ka makaipon. Wow! Bakit? Okay. Which is, most likely nga totoo. Kasi bakit? Kasi wala kang habit na mag-ipon. Wala kang habit na mag-ipon, na magtabi kahit maliit. Kasi we are composed of habit. So, kung ano ka ngayon sa ginagawa mo na maliit pa lang yung ginagawa mo, yan din yung gagawin mo kung lalaki ka na, o lalaki na yung ano mo, portfolio mo. Kasi habit. So, yung ano niya, yung tax collector na yun, yung sabi niya, Arkad, kahit napakaliit yung sahod mo, mag-ipon ka as much as possible, ilaan mo kahit sintabos or piso. Yun, ginawa yun ni Arkad, kaibigan. Every time na may magpapagawa sa kanya ng clay na sulat, 10% doon, tinatabi niya. Tinatabi ni Arkad, tinatabi hanggang yung mga silver. Silver pa kasi dati eh, di pa digital ano eh, at saka gold. Medyo nag-click-cling na, nag-tumutunog na, kaibigan. Doon na nag-ano ng motivation si Arkad. Napakasarap pala pag mayroon ng mga, pag yung gold or silver mo, ano na, mabigat na siya eh. Parang napakasarap sa
napakasarap napakasarap yung feeling at saka yun yung motivation mo at saka magmamagnet pa yun ng marami. Wow! Okay, so ano yung next step ito? Ano na, bumalik yung tax collector? Bumalik. Sabi niya, Arkan, kumusta? Anong balita? Sabi ni Arkan, ginagawa ko yung sinasabi mo. A part of what I earn is mine to keep. Kinikip ko 10% sa kinikip ko. At saka ngayon marami na, mabigat na yung silver at gold ko. Wow. Ngayon ano yung pwede kong gagawin sunod? Sabi naman ng yung mentor ni Arkan. Okay, ngayon may nakip ka na, may na-save ka na, mabigat na yung purse mo, yung gold at silver mo mabigat na, kailangan mo yung itanim. Okay? Hindi mo yan pwedeng itanim sa ilalim sa lupa, mamunga. Hindi mo yan itanim sa, hindi mo yan i-hoard, itago mo sa bangko, itago mo sa ulo mo or sa haligi ng bahay mo. Yung advice ng mentor ni Arkan is you invest that, and kailangan yung mga children yan, yung mga anak yan, huwag mong kainin. Wow, napaka ano to. Huwag mong kainin. For example, yung investment mo daw, pag mamunga na yan, for example, mga anak yan, children, huwag mong kainin yung children na yan. Kasi yung children na yan, yung mga anak na yan, yun na yung magpapaanak pa ng magpapaanak. Sabi niya, doon ka na kukuha daw sa mga anak sa anak sa anak sa anak sa anak pag lumaki na, lumago na. Wow, kaibigan. Okay. So, uy, bilis matakbo ah. So, ganun. So, ang ginawa ni Arkan, wow, kagandang mga sasakyan, kaibigan. No? Mayroong racing dito ng mga magagandang sasakyan. So, nawala ako, ang gaganda ng mga sasakyan. Anyway, mga vintage, oh, mga 1970s, 80s siguro to. Okay, so ipagpatuloy natin si yung ano ni Arkan. So ngayon, sabi niya, dapat yung pira na kinip mo, hindi mo yan i-hoard. Itanim mo siya, and yung mga children yan, huwag mong kainin. Kasi pag kinain mo, hindi na yun manganganak uli. Yung mga children, itanim mo uli. At saka itanim. Hanggang yung dumami na yung children niya, doon mo pa pwedeng kainin. Okay? Wow! So, ang ginawa ni Arkan, ang ginawa, alam mo ang ginawa ni Arkan, mayroon siyang kaibigan na blacksmith yata yung tagagawa ng porcelana. Ngayon, a blacksmith or somewhere, something like that. Ngayon, binigay niya yung pira niya na inipon niya for many, 1 year ba yon? Nag-trash siya sa tao na yon kasi bili ng investment. Kasi pupunta yata sa ibang bayan, sasakay ng barko daw, tapos bibili siya ng mga jewelry. Okay, jewelry. Pero yung tao na yon, blacksmith, tagagawa ng ano ba yun, yung mga knife, yung mga ganun. So, ano ang nangyari, kaibigan? Ito yung maganda, kaibigan. Kasi pumalik yung kaibigan ni Arkan, at saka, for some reason, na-scam pala sila. Wow! May lesson tayong malilearn dito. Okay? So, isipin mo ilang taon, 1 year, na inipon yun ni Arkan, napakaliit, nagtipid talaga siya para lang makakuha siya ng 10% sa sahod niya nung ininvest niya to something sa kaibigan niya na blacksmith. Nagninegosyo daw siya ng mga jewelry. For some reason, na-scam yung kaibigan niya. Okay. Yung lesson na nalilearn dito pagbalik sa mentor ni Arkan, nung tinanong siya, Arkan, anong nangyari sa investment mo, Arkan? Lumago na ba? Dumami na ba yung bunga? May mga children na ba? Ang sabi niya, Arkan, for some reason, mentor, na-scam ako. Kasi nag-trust ako sa kaibigan ko na blacksmith, tagagawa ng bulo or ano ba yung tawag yun, yung mga knife. Hindi naman pala siya expert sa mga jewelry. Wow! Ito yung lesson na nalilearn natin dito. Okay? So sabi ng mentor ni Arkan, kung ikaw ay mag-i-invest or mayroon kang anything that you want to ask or you want to i-trust mo yung investment mo, or kahit may tanong ka or anything na gusto kang may matutunan for something,
dapat magtatanong ka sa tamang tao. Wow! Okay, ito yon. For example, magpapagawa ka ng bahay, hindi ka magtatanong sa taong nagbibinta ng sapatos, expert sa sapatos na Jordan Air. Hindi ka magtatanong sa mga tao na expert sa piloto sa eroplano, kasi eroplano yung expertise niya, hindi sa pagpapagawa ng bahay. Dapat magtatanong ka sa mga experience na ginagawa nila sa bahay, mga civil engineer, architect. Tamang tao yung lalapitan mo. Wow! Yun yung lesson, kaibigan. So, yun yung lesson na nalilearn natin dito na una, a part of all you earn is yours to keep. Okay? Pangalawa, pag may makikip na tayo, wag nating itago, wag nating i-hoard, at saka kailangan natin yan paanakin. Okay? But saan natin yan paanakin? Dapat kung mayroon tayong mga tanong or may mga question sa mga tao, sa mga expert sa bagay na yon. Okay? Hindi yung ginawa kasi ni Arkan, yung expert sa kaibigan niya, pag is blacksmith yon, pagpagawa ng mga sandata, mga pulo, mga knife, pero tinatrust niya sa pagbibili ng mga jewelry na wala siyang expertise doon. So na-scam sila, binigyan sila ng mga jewelry na mga fake, akala nila gold. So ganun yung lesson na na-learn natin, kaibigan. Kung mayroon daw tayong tanong or malalaman, dapat puntahan natin yung tao na yon, kung ano yung sino yung expert na yon. Okay? So kung mayroon tayong tanong sa mathematics, dapat puntahan natin yung mga professor sa mathematics, hindi yung mga professor sa magagaling sa Bible, mabaling sa religion. So iba yun, pag gusto naman tayo ng religion, lapitan natin yung mga pastor, pare. So ganun yung mga yung concept dun. Okay, so yun muna, kaibigan, kasi mahaba kasi itong istorya itong richest man of Babylon eh. So i-ano natin uli siguro bukas ano yung mga next na ano natin, pakita natin yung magaganda sa wow, marami yan sila, oh, ganyan yan, oh, marami yan. Wow, wow, 'di ba? So, next natin na ano, kaibigan, bukas na naman, paano yumaman si Arkan, kaibigan? Kasi itong richest man in Babylon, alam mo ba sino yung richest man in Babylon? Si Arkan. Si Arkan na tagagawa ng clay, nagiging richest man in Babylon kasi dahil pina-follow niya kung ano yung sinasabi ng mentor niya. Kasi yung mentor niya tumanda na eh. At saka sabi nga naman, yung mga mayayaman, yung mga mabubuting tao ng mayayaman, pag tanungin mo sila, lapitan mo sila, sasagot yan sila ng tama. Okay? So yun yung mentor na ginagawa ni Arkan. Tingnan mo ito yung mga vintage sa sasakyan, no? Wow, napaka-goods. Alright, so bukas na naman tayo, kaibigan. Hopefully may natutunan tayo, hindi lang yung mga magagandang sasakyan ngayon nakikita natin, and hopefully mayroon tayong nalilearn. At saka before we tapusin natin to, kaibigan, I once again be grateful, open your arms, peace, love, riches, wealth, abundance, health, all be yours, kaibigan, all be yours. Okay? Lahat sa'yo yan. Tapusin natin to. See you next time. Boom shakalak.